Good morning mga ka-itim. Today is Thursday, December 16, 2020. Time check, 7:34 a.m. Dito tayo ngayon sa Almar, sa Barte Road. Bali ngayong araw, ihatid ko lang tong pancit na order nila. Yung pancit ba to? From Bicol, Bicolandia. Nga palang dadaanan natin papuntang SJDM. Ito yung pinaka shortcut papunta Bagong Silang. So hindi tayo lalabas o hindi tayo dadaan ng Quirino Highway at papuntang Tonggo, dahil ito yung easiest way galing sa amin. Mga 11 to 12 kilometers yan galing sa bahay papunta dito sa SJDM Bulacan. So itong tinatahak ko na to, ito yung Camarin going to Bagong Silang. Tayo ng dalawang subdivision, no? Yung Evergreen at si Taroma subdivision. Labas natin nun, gaya-gaya na kaagad. Gaya-gaya San Jose del Monte, Bulacan. Alright. So para papakita ko na sa inyo yung talagang dinadaanan ko pagpapunta ko ng Bulacan galing sa bahay. At syempre, ang ating kasabihan, huwag na huwag natin kakalimutan i-like, mag-comment, at mag-subscribe para, di ba, mapapanood nyo lagi yung mga videos natin, yung mga bagong videos natin. Pagsusumikapan natin, makapag-upload weekly. Para hindi nyo ako mamimiss. Wow! Mamimiss daw. May ganun. So, nandito na tayo ngayon sa Barobo, PNP. Barobo PNP Station. Ayan, ito. Sitio Matirik. Barugo pala, sorry. Barugo Camarin. Barugo Camarin. Hindi ko lang kabisado kung nasaan yung phase 9, phase 8, ganun. Pero basta alam ko, ito na yung welcome ng Bagong Silang mismo. Bagong Silang, ayan. Diba? Pag dinaretso mo to, yun yung labas mo ng simbahan. Simbahan ng simbahan ng Bagong Silang. So dito tayo sa kabila kasi doon masyadong crowded. Traffic doon. Doon pwede ka naman doon. Alam, masyadong crowded doon. Hindi, kaya dito tayo. Shortcut pa rin. Shortcut na sinorkat pa. Parang hindi pandemic, no? Dami tao. Well, ganun talaga. New normal. New normal na pag-adapt din, na hindi ka na matakot sa pandemic, pero mali yun. Dapat pa rin natin katakutan. Tapos ito naman yung pinakaunang kaliwa tayo dito. Hindi ko lang alam, walang street eh. Hindi ko kabisado kasi yung street nito. Alam ko lang yung daanan. Kayo, lagi nyo lang tatanungin yung papunta, sabihin nyo lang pag nagtanong kayo yung papuntang Gaya-Gaya. Ituturo na sa inyo yan yung papuntang Gaya-Gaya, kasi ito lang naman talaga yung
Tagusan papuntang Gaya-Gaya. Yung Evergreen subdivision tsaka yung ano ba yun? Sinabi ko kanina. Citaroma. Citation, sa may kawayan pala yun. Citaroma subdivision. Yan, ito rin yun, yung palabas ng simbahan. Pag gumanang ka dyan, dito ka rin lalabas talaga. Ayan guys, meron pa rin palang isang ano rito daanan. Pag dinaretso mo yan, lalabas ka dyan ng Harmony naman, yung papuntang Marilao. So dadaan ka pa dyan ng Muson. Dito kasi hindi ka na dadaan ng Muson. Labas mo ka agad dito, yung sa may simbahan na San Jose del Monte. Pala nung nag-lockdown, ito kasi yung boundary. So paglagpas mo rito sa checkpoint na to, Bulacan na kaagad dyan. Kaya nung nag-lockdown, wala talagang makalusot dito na taga Bulacan. At wala rin makalusot dito na taga Caloocan, taga QC. So kaya kailanganin mo magbigay ng quarantine pass, magpakita para makalusot ka dito. So ito yung pinaka-boundary, kulay pink na. Okay, alam naman natin na kapag kulay pink na, Bulacan na yan, di ba? So, paalala pala, dito sa Bulacan, meron tayong toll gate dito. Mapamotor, tricycle, pero pag alam ko, pag homeowner, kilala naman nila, hindi na. Tsaka pagdating dito, yung motorcycle ay nasa kaliwa. Baka malito kayo ha. Ito kasi tricycle, four wheels, no? Pero yung toll gate na yon, dapat naniningil yun. Ewan ko bakit pinadiretso tayo. Swerte. 2 pesos po yan, 2 pesos. Ang babayaran natin para makadaan tayo dito sa subdivision nila. Ito na yung Evergreen subdivision. So, swerte tayo, nakalusot tayo. Lambayan. 2 pesos din yan. Pambiling candy. Tapos yung susunod na toll gate dito. May toll gate ulit dyan. Hindi ko lang alam kung makakadiretso tayo katulad sa kabila. Pero dito may babayaran ka ulit na 2 piso. Hindi ko alam eh kung 2 piso pa o 5 piso. Kasi alam ko dati 2. Sa 4 wheels 10 pesos. Yung 4 wheels talaga hindi nakakalusot dito. Isang way mo pa lang dito 20 pesos agad. Kasi 10 pesos dito sa Citaroma, tapos 10 pesos dyan paglabas mo ng Evergreen. Kaya shortcut naman, at least yung kukonsume mo na gasolina dun sa Quirino Highway, bababa talaga siya. So makakatipid ka. Hindi ko lang alam kung mas tipid ba sa 20 yung naibibayad mo dito. Pero kung sa length naman ng biyahe mo, di ba, sa haba, eh masashorten siya ng ilang oras, dito na ako dadaan. Kahit may bayad, di ba? So,
ito. Ito na nga yung ano. Ito na nga yung Sitaroma. Sitaroma, paggaling ka ng Evergreen. So, magbabayad tayo dito. Grado, maniningil na to. Kano yan, boss? 5 lang, sir. 5. Sitra. Sige, boss. So, 5 pesos babayaran mo rito pag dumaka dito. Kanina, nalibre tayo doon. Nang 5 piso rin. Baka 5 piso rin doon eh. Ito, Sitaroma. Ang labas mo nito, pag nakalabas na tayo dito, eh na yung gaya-gaya subdivision. Kaya doon sa mga manggagaling ng Pamaynilaan, once na nandiyan na kayo sa Nabaliches Bayan, nasa SM Fairview, yan, marami kayong pwedeng pagpilian na daanan. Pag Kirino ka, o dito ka dadaan, magbabayad ka ng tollgate. Pero isang beses na tayo nagbayad ha, nakasave tayo ng 2 or 5 pesos. Hindi ako nagkakamali dati, na-experience ko kasi na hindi ko napansin na may babayaran doon. Dumiretso ako dito sa gate. Hanggang hinarang ako nitong ano, naka 4 wheels ako nun. Hinarang ako nitong guard dito. Kaya hindi ka talaga makakalusot dito pagka dumaka na rito sa Sitaroma. Kailangan mo magbayad sa kanila. Siyempre private subdivision po yan. Nasa sa'yo po yan kung mag-bind ka o hindi, pero pwede ka nilang hindi padaanin dahil private subdivision yan. Kaya respeto na lang din kung gusto mong mapabilis yung biyahe mo, mag-bind ka na lang din. Diba? Ano ba naman yung 5 piso o 2 piso, mapapabilis naman yung biyahe mo. Nakakaiwas ka ng mahabang traffic. Kita nyo naman simula ang malis ako kanina, diba? Galing ng Almar, hindi naman ako ng traffic. Dito pala maraming bilihan na daanan natin, sayang. Mamaya siguro pagbalik natin, pakita ko sa inyo yung bilihan ng ano, mga pasalubong. Ma, dito sa Bulacan, medyo makulimlim. Di medyo, talaga palang makulimlim. So, ito na po yung gaya-gaya. Alam ko kasi ito yung gaya-gaya, pero not sure kung doon pa lang sa paglabas ng Sitaroma, gaya-gaya na yun. Pero ito, pag kumanang ka dito, papuntang Tungko. Pag kumaliwa ka naman, Pamuson. Diretso tayo. Ito naman na yung diretso tayo ng papuntang simbahan ng San Jose del Monte. So ito na yung lusot nun. Diretso tayo dito. Yan. Uy, baka tumapon yung pansit natin. Baka balik-baliktad na yun pagdating doon. Dire-direction na lang to. Ang pinakatumbok mo nito, labas mo mismong harapan ng simbahan ng San Jose del Monte, Bulacan. Ayo, ito na yung St. Joseph the Worker Church. Okay, St. Joseph the Worker Church pala.
So kanan tayo. Kasi ang una natin destination, yung bahay na kapatid ko, para ihatid lang tong pansit muna, no? Yan. Boom! Ha? Oh, abot. Yelo. Sana? Dalawa to eh. Dalawa. Bigyan na isa ka lang makuwi. Hindi ka kilala bro. Sir. Pang grab ko. Hisol ni ano, niloto ni Junior eh. Bagal nga ito eh. Mabagal lang. Bagal lang? Oo. Oh. Ako. Yun. Yun na nga, di na tayo nagtagal dun sa kapatid ko, no? Kitang-kita, walang daya. Nag-deliver lang talaga tayo ng pansit na niluto ni paring Junior Eduardo Malyilin. Alright.